Hi guys! Welcome to my YouTube channel, Jack TV. Ang topic natin ngayon, ano nga ba ang pagkakaiba ng HP Ink Tank 115, ni Epson L120 at ni Canon G1010? Masimulan natin kay HP Ink Tank 115. Ang speed niya sa black ay nasa 8 ppm, sa color naman ay nasa 5 ppm. Pagdating naman kay Epson, so sa black niya, yung speed niya, nasa 8.5 ipm, sa color naman ay nasa 4.5 ipm. Kay Canon naman, ang black speed niya ay nasa 8.8 ipm, sa color naman 5.0 ipm. So hindi naman sila nagkakalayo pagdating din sa price, so medyo magkakalapit lang. So same lang sila ng print only, so wala pa siyang scanner. Ang next naman natin, ilan page ba ang kaya nilang i-print sa bawat color? So si HP, ang kaya niyang i-print sa black, 6,000 page. Sa yan, yellow magenta, 8,000 page. Ang kagandahan lang dito kay HP, pag nag-refill ka ng ink, spill-free siya, so walang tapon. Si Epson L120, ang kaya niya i-print sa black, 4,500 page. Sa color naman ay 7,500 page. Si Canon naman, ang kaya niya i-print sa black, 6,000 page. Sa color naman, 7,000 page. Kita naman natin ang pagkakaiba ng bawat isa kung ilang pages ang kaya nilang i-print. Naman natin ang paper handling. Input ni HP 115, 60 sheets, output, 25 sheets. Epson, 50 sheets, standard, wala lang siyang paper tray. Canon G1010. Pagdating naman sa media type, kung ikaw ay mag-print ng prime paper, photo paper, matte, brochure, professional paper, ito yung mga recommended para kay HP Ink Tank 115. Kay Epson L120, ito rin po ang pwede mong gamitin paper. Canon G1010. So ito po yung mga recommended na pwede sa printer niya. Kung Mac user ka, so pwede ka sa HP Ink Tank 115. Yan po yung mga pwedeng version. Epson L120. Kung Mac user ka naman, kung gagamit ka ng printer na G1010, hindi siya pwede, pang Windows lang po siya. Pagdating naman sa warranty, 2 years warranty or 20,000 page si HP Ink Tank 115. Epson L120, 2 years warranty or 20,000 page. Canon G1010, 2 years warranty or 25,000 page.